What's up mga kahimbis? So ito na yung bagong setup ng aking mga alagang isda. Nasa loob na po siya ng bahay. So indoor na po siya. Hindi na po siya nasa labas kasi nung nasa labas pa yung setup natin na marami, madalas akong namamatayan ng mga isda. Siguro yung nagiging dahilan kaya namamatay yung ating mga alagang isda is yung pabago-bago ng temperature. Hindi nila yon na nakakaya kasi pagkakaumaga, di ba, ang init, tapos pagkakagabi sobrang lamig naman. Lalo na dito sa amin, malapit lang kami sa ano, sa tawag dito sa amin, Pasakay ba yun, ganun. Malapit lang kami kaya pagkakagabi sobrang basta yung parang malamig. Mahamog. Sobrang hamog dito sa amin paggabi. Kaya yun, mas pinabuti kong ipasok na lang yung mga alaga kong isda, mag-set up na lang dito sa loob. Kung napapansin nyo, marami pang kulang na aquarium. So, pinag-iipunan ko din yan kasi medyo hindi ko kaya, katulad ko na estudyante. So, pag-iipunan ko para mapuno yung set up natin, mapuno ng aquarium. Dito lalagyan ko din. So yung background na po natin ngayon ay si Rinaldo. Malaki na po si Rinaldo. Ito po siya dati. Sobrang liit niya. Yan. Si Rinaldo po yan. Sobrang liit niya. 6 months pa lang po siya. Ito, 6 months pa lang po yan. Shoutout nga pala kay Elmer Sarmiento. Nag-comment po siya dun sa mga isa kong mga videos. Nag-suggest po siya dun sa mga ilat kong video. Sabi po niya dun is, ito po. Ang baba ng tubig, sir, kaya nagkaka-watermark. Dapat siguro yung tubig hanggang doon sa stripe. Yung kasi alam kong purpose noon, maitago ang watermark, lagyan mo lang ng tapit. Okay. So, shout out dun kay Elmer Sarmiento. Nabigyan ako ng suggestion niya. Bale, yung suggestion naman niya eh, sinunod ko. So, nilagyan ko siya ng stripe sa taas para di makita yung watermark. Pero, tinas ko naman yung tubig. Ayan, kung nakikita nyo, tinas ko, mataas na yan, mataas na yung tubig niya, tapos nilagyan ko ng stripe. Bale, yung gamit kong stripe para matakpan yung mga watermark is yung tape, color tape. So, ito po yun mga kahimbis. Gumamit po ako ng color tape. Ayan. Bale, yung black color yung napili ko. Nilagay ko po siya sa dito. Ito, di ko na nilagyan kasi meron naman siyang takip na. So, bali dito sa mga aquarium ko, nilagyan ko siya ng color tape. Bali, yung suggestion ni Elmer Sarmiento is sinunod ko. Bumili pa talaga ako ng color tape. Nabibili lang ko sa mga store kung anong available niya. Black color yung pinili kong color kasi mukhang nababagay dito sa aquarium ko. Pero nung nalagay ko na, sabi ko mas maganda siguro pag meron ding kulay sa background ng aquarium. Bale, bumalik ulit ako doon sa bilihan. Bumili ako ng spray paint color blue. So yun, sinubukan kong sprayin yung background, yung likod ng aquarium. Kaya yun, naging presentable tignan. Ganyan po yung ginawa kong paraan para maging maayos naman tignan, maging presentable naman yung mga setup ko dito sa aking mga alagang guppies. Bale, yung nabili kong spray paint is Aerosol Paint Sanyo. Fast dry, more coverage. So, mga kahingbis, napakadali niyang matuyo. Ihipan nyo lang or pahanginan nyo lang ng electric fan, matutuyo na siya. Hindi tulad ng ibang spray paint, pag in-spray siya,
Tapos ginalaw mo agad yung aquarium, parang may merong tulo na maano siya, masisira yung spray paint niya sa likod. So mas advisable ko din bumibilhin niyo yung aerosol paint sa inyo. So yun. Kaso nga lang di ako nakapag-record dito kung paano ko ginawa itong lahat. So yun, i-explain ko na lang dito. Tapos dito naman tayo sa mga alaga kong isda, sa mga laman kong ng aquarium ko. Meron akong biniling black moss ko. Sabi niya solid moss ko daw. So bumili ako ng dalawang treyo. So pinili ko yung color black talaga. So sa pagpili po ng black moss ko, dapat po yung black po lahat, full black ba, kasi meron, 'di ba, meron full red, full green, full basta ganun. So ito pinili ko full black. Bumili pa ako ng dalawang treyo. So dito naman sa taas, so siguro nakita niyo na 'to nung mga una kong nagawang video. Redlist is next gen Raybull. So isang treyo lang yung binili ko kasi medyo may kamahalan 'to. Pero okay, kasi naka-breed na ako. Yung bali, yung nilabas niyang fry is 29 pieces na fry yung nilabas nitong gapis, nitong Redlist is next gen Raybull. So ayos din naman yung isang treyo lang eh. Tapos dito sa kabilang fry, namatay na yung mga parents nito. Bali yung strain po nito is blue list. Kaso namatay na yung tatlong breeder ko. Isang treyo lang din yun, kaso namatay na. Bali dito na lang ako babawi sa mga anak. Siguro nasa 13 pieces lang yung mga fry. Hindi ko alam kung magkano na yan. Siguro may namatay na nga eh. So dito naman sa ano ko, sa kabilang tank, meron ako ditong flower horn na hindi ko pa binunyagan. So ano kaya magandang pangalan bukod kay Rinaldo, meron na siyang pangalan. Dito naman sa isa kong flower horn, medyo lumalaki na din yung ulo, pasaway na din. Gusto kong pangalanan. So yun mga kahingbis, sana meron kayong tutunan dito sa Rinwang Backyard. Shoutout nga pala dun sa mga silent viewers natin. Kumindot naman kayo dyan kahit isang ganun lang oh. Di joke lang. Kumindot naman kayo dyan sa akin. Shoutout din dun sa nagbigay ng suggestion para meron tayong may content kahit konting content lang. So yun, shoutout sa inyong lahat. So yun, kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like, comment, at i-click yung ating notification bell para palagi kang updated sa aking mga bagong upload na video. So yun, mga kahingbis, fish out!